Talagang napakainit. Ang init dito sa disyerto. Guys, ito, bumili na ako ng pagkain. Maliwanag ah, para tayong kukunin agad. Bumili na ako ng pagkain sa baba. Parang feel kong kahit napakainit ng panahon, parang gusto ko ng may sabaw. Kaya bumili ng upo. Upo, tsaka manok. Upo, tsaka manok. Yun, bumili nga ako ng upo at saka manok. Ito. Di-deliver lang ni Pogi. Pina-chop-chop ko kasi siya eh. Pinagayat ko na. Meron kasi silang machine. Eh, frozen to. Mahirap pa tatarin to. Kailangan ko munang palambutin. Eh, meron silang machine. Pinatatat ko na. Ayun, na ito. Napakainit dito sa bansan to. Sobra. Pag lumabas ka, ang sakit sa balat. Para kang napapaso. At ngayon, ito yung unang day off ko simula nung nalipat ako ng center o ng trabaho dito sa Dubai. At nakapaglaban na rin ako. Tapos, ang nangyari, bali 10 araw akong trainee sa Abu Dhabi. Pagkatapos ko mag-trainee sa Abu Dhabi, doon ako dinala sa town center. Pagkatapos ko sa town center, 3 araw yata ako doon o 4, inilipat naman ako doon sa Circle Mall kasi magbubukas na yon. So nag-setup kami doon, 3 araw ako doon. Akala ko doon ako kasi yun yung bagong center. Tapos, bigla na lang nag-message sa akin yung manager doon at sabi sa akin, lumipat daw ako ng Nakhil Mall. So after 3 days, lumipat na naman ako sa Nakhil Mall. Nakatatlong araw ako doon at kasalukuyang andun ako. At doon sa Nakhil na yon, sobrang napakahirap ng transportation. Ayoko doon. Kasi ang mall timing doon hanggang alas 12 ng hating gabi. Wala na akong masasakyang bus papuntang Sharjah. Bali, kumuha ako ng car lift. Kumuha ako ng car lift. Nagbayad ako ng 200 sa isang buwan. Dapat 350 yun, pero sabi ko wala akong pera. Kaya 200 lang yung binigay ko. At pagkatapos ng 3 araw, pawis na ako. Bigla na naman tumawag yung manager at sabi sa akin, town center na naman. So, nagpapalipat-lipat ako. Ang problema nito, nagbayad na ako ng 200, di ba? So, hindi ko na yung marerefund. Kasi wala namang bus na dumadaan sa Nakhil Mall. Wala ring metro, walang tren. Kaya kailangan talaga car lift doon. Pero, dito sa town center, sa dati kong pinanggalingan, medyo okay naman kasi accessible yung transportation. At saka ang mall timing doon hanggang alas 9 ng gabi. Kaya madali sa akin para makauwi ng Sharjah. So, okay rin naman. Pero, ang sa akin lang, palipat-lipat ako ng center. Hindi ko maintindihan, hindi ako makapokus sa pinag-aaralan. Kasi lahat sila, iba't iba ng method o proseso. Iba sila ng method sa pagkakaha, pagre-report, iba. Magkakaiba sila. Kaya medyo nalilito ako, hindi pumapasok sa isip ko. Kasi iba-iba yung ginagawa ng bawat pinag-te-trainingan ko. Hirap. So ngayon, magluluto man ang ulam kasi gutom na ako, nakapaglaban na ako. So okay na lahat. Okay? So, yun lang ang update sa akin dito. Bale, nakailang araw ako doon, naglinis-linis ako doon sa bagong center na bubuksan, yung sa JBC, sa Center Mall. Maganda yung shop. Yeah, papakita ko sa inyo sa video. Yan yung ginagawang bagong center. Maganda, malaki, sobrang laki. Doble ng mga napasukan kong iba. Kaya yun, nakala ko nga doon ako, pero hindi doon. So yun, nag-helper ako doon ng 3 araw at okay naman, naging smooth naman lahat. Pero, nalipat ulit ako. Ewan natin kung ano mangyayari. So ngayon, luluto muna ako. Luto muna tayo. Init, kaya ako hubad. Pahensya na kayo, hubad ako kasi init. Yung 2 kong classmate sa pagte-training, yung isa nalipat sa Circle Mall, yung isa sa Nakhil Mall. Pero, magsuswap ulit sila. Yung Indiano, mapapupunta ulit sa Nakhil Mall. Tapos yung African, mapapupunta sa town center kasama ko. Okay? So, yun lang ang update. Alright! May trabaho pa rin naman ako. Yun ang magandang balita. Palipat-lipat lang. So, bye. Ayan na. Napakainit din dito sa kusina. At, nakakalaan ko ng paningin. Ito kasi nang to, pero pag sa ibang flat o sa ibang villa, centralized yung AC, kaya malamig yung kusina at yun, may AC yung kusina. Pero dito, wala. Magtitis ka talaga.
ang init sa kusina. Ang init magluto. Yun, okay na yung ating nilutong ulam. Alright. Woohoo! Ayun. Ayun. So guys, tapos na yung ating pagkain. Tapos na tayong kumain. See you again sa next nating video dito sa buhay ko sa UAE, sa Dubai. Simula nung bumalik ako dito, 5 buwan walang trabaho. At eto, sa kasalukuyan, meron na akong trabaho. Okay naman. Although palipat-lipat tayo ng branch, okay naman. Ang mahalaga, may trabaho. Kaya ganito talaga sa abroad. Kailangan mo magtiyaga. Kailangan mo ng sipag. Kailangan mo ng mahabang pasensya. At lahat naman to ay para sa iyong pamilya at kinabukasan. So paano? See you na lang next time sa mga buhay-buhay ko dito sa Dubai. Bye-bye!